good morning mga Pops. Ako po ay si PJ Popsy. Paka-subscribe po ang aking video, ring na bell, para ma-update po kayo sa aking mga video. Tulad po ng sabi ko mga Pops, magkakaroon po tayo ngayon ng pagpapaliwanag po tungkol po sa XXR155 na ito po ay version po ng 2020 February. Ito po mga Pops ay manufacturing po ito sa Indonesia. Kaya yung XXR155 po ay gawa ito sa Indonesia ng MTM Yamaha po. Kaya ngayon, magkakaroon po tayo ng konting paliwanag po sa specification ng Yamaha XXR155. Dun sa mga wala pang pong hindi po nagbabalak po magkaroon ng Yamaha, ay papaliwanag ko po mga Pops yung tungkol po sa Yamaha. Ngayon, magsimula po tayo mga Pops sa dimension nitong Yamaha. Yung pinaka overall length po ng Yamaha nito, yung pinaka over length ay 2005 millimeter. So, ibig sabihin 78.9 inch yung over length ng XXR155. Yung pinaka over length po niya ay 79.9 inch. Yung overall width naman po niya, yung pinaka-width po nito mga Pops, ay 800. Yung pinaka-width po niya ay 800 millimeters. Kaya ibig sabihin po ay 31.7 inch yung kanyang overall height. Yung pinaka-height po nito mga Pops, kung makikita po natin yung height po nito, yan, makikita po natin. Yung over-height po niya ay 31.7 millimeters. Kaya kung makikita po ninyo, ayan, makikita po natin yan. Makikita po natin dyan yung over highway height po niya. Makikita nyo, nakakon pa po. Kaya kung tatayo po tayo dito, hanggang dito po yun. Hanggang dyan po yung pinakataas po niya. Hanggang dito po sa may malayo pa po siya. Dito sa pinaka, itong one ko po, dito sa may mismong tuntungan. Dito po, nandito po siya sa aking baba po ng bulsa po ng aking pantalon. Kaya po yan po yung pinaka height po ng XXR155. Ngayon, dito naman tayo mga kapatid, mga kaibigan, mga Pops. Dito naman po tayo sa pinaka seat height po niya, na makikita po din yung seat height po niya, yung pinaka seat height. Mula po dito ay 810 mm, o 31 inch po yun, yung pinaka seat height po niya. Maliwanag po sa inyo mga Pops yung aking video. Yung atin naman, yung wheel base po naman niya mga Pops, yung pinaka wheels base niya, yung pinaka wheel base, ay kung makikita po natin yung wheel base po nito, wheel base ay 1,330 mm. Yung pinaka wheel base po niya, yung pinaka wheel, 1,333 mm. Ibig sabihin po niyan ay 52.4 inch po yung kanyang wheel base. Ngayon, yung ground clearance po naman niya, yung pinaka ground clearance na 170 mm. Yung pinaka ground clearance, yung pinaka ground clearance. Kaya ito po ay 52.4 inches po mga Pops. Kaya ito, may papaliwanag po natin ngayon. Napaliwanag po natin kanina yung overall length, overall width, kayo din overall height po niya at seat height po niya at yung wheel base po naman niya. At yun nga naman, yung ground clearance, yun po yung 170 mm or 6.69 inches. Kaya yung minimum turning radius po naman niya, mga Pops, yung minimum turning radius po niya, yung ibig sabihin, yung pag-iikot po, taas po natin yung, ayan yung pinaka, ayan yung, yan po yung max minimum turning radius ay 2.2 mm. Kaya ibig sabihin, 7.22 feet. Ano yung kanyang minimum radius. Kaya kung makikita po natin dyan mga Pops, kaya makikita po natin dyan yung pinaka minimum radius po niya ay 2.2 millimeters or 7.22 feet. Kaya kung makikita po natin dyan yung kanyang minimum turning radius. Kaya 7.22 feet. Ngayon, di na paliwanag ko na po sa inyo mga Pops yung dimension. Kaya ngayon, bibipat naman tayo ngayon sa weight, yung pinakabigat. Yung
pinakabigat po ng XXR 155. Ang curve weight po nito mga paps, yung pinaka-curve weight po ay 134 kilogram. Kaya ibig sabihin 134 kilogram equals po ito sa 295 lb. O yun, pinaka-pounds po niya ay 295. Ang weight niya po ay 134 kilogram. Kaya ibig sabihin yung bigat po nito. Yan, pagkabubuhatin natin. Mabigat po yan, 134 kilogram po siya yung bigat po niya mga paps, yan makikita po ninyo. Kaya dyan po yung pinaka weight po niya na talagang mabigat. Pero pagka dinala po naman ng sa highway po ito at dinan po, magaan lang po siya, maganda po dyan yung XXR 155. Kaya dito naman tayo mga paps sa engine naman po tayo. Kaya tututok po natin yung engine po niya. Yung engine, makikita po natin yung engine po niya ay 4 stroke po ito mga paps, no? Yung engine, makikita po natin yung pinaka-engine niya, 4 stroke. Kaya makikita po natin yung 4 stroke. At yung cooling system ay liquid cooled. Ito po yung kanyang cooling system. Pag itutok nito, yung makikita po natin dito, yung pinaka-cooling system po niya ay liquid po ito. Kumbaga liquid cool, ito meron po siyang coolant po dito na makikita po natin. Kaya ayan po yung liquid cool. Kaya yung bulb train po niya ay SOHC o number of cylinder. Yung pinaka nakikita naman po natin mga paps, yung pinaka number of cylinder niya ay displacement na po ito ng 155 cm.3. Kaya yung displacement po na single cylinder po nito ay 155 po siya, 155 po mga paps. Kaya yung pinaka bore po niya X stroke, pinaka bore niya ay 58.0 × 58.7 mm, yung pinaka bore stroke po niya. Kaya 2.28 × 2.31 inches. Yan. Kaya makikita po naman natin to mga paps, malaki po yung kanyang engine. Yan, buhatin mo yung camera, papakita naman natin dito yung kanya, yung electric starter. Ito mga paps, makikita po natin dito yung video po natin dito, ito yung pinaka electric starter po niya na makikita po natin dito pagka in-off po natin dyan. Yan, makikita po dito sa pinaka starter po niya, lapit mo sa kabila, dito tayo sa kabila. Yan, yung aking video man mga paps, medyo kuwan pa yan, baguhan pa yan. Kaya makikita po natin, maliwanag po ba? Yan, makikita po natin yung starter po niya, yan. Pagka pag-off po natin mga paps, itataas po yan. At pag i-start, ay bababa. Pababa po yung start niya. Pagka off, pataas. Pagka yung pababa naman ay start na po. Yan, i-fix mo lang po yung video. Ngayon, makikita man natin mga paps yung sumunod naman dito sa engine oil po naman din. Kaya yung engine oil po nito mga paps, makikita po natin dito yung engine oil. Yan. Yan, ang engine oil po niyan mga paps ay recommended pa sa Yamaha Lube. Kasi Yamaha Lube po mga paps ay ito ay gawa po ng Yamaha. Kaya yung Yamaha Lube po ay meron po siyang velocity grades po niya. Ang gagamitin po diyan ay 10W tapos 40. Yan po yung kanyang engine oil na recommended po sa Yamaha Lube. Kaya recommended engine oil grade po yan mga paps, API service po ng SG type. Or high yung Yaso niya in standard MA. Kaya yung engine oil po niyan mga paps, makikita po natin diyan yung engine oil. Ito po yung kanyang engine oil na meron po diyan na yung 0.85 liters po. Yung kanyang sukat ng kanyang oil o 0. Sa US naman po 0.90. Baga yan with filter po to, with oil filter. Ito po yung kanyang yan, ito po yung kanyang oil filter mga paps na makikita po natin dyan. Ito po yung kanyang oil filter na pinapalitan po yung with oil filter removable. Ito po yung kanyang tatanggalin po dito at pinapalitan po ng oil filter removable. Kaya 0.95 liters po yan na makikita po natin. Ngayon yung coolant. Yung coolant naman po yung maximum level. Ito po yung coolant. Tutukan po natin. Yan po yung coolant po mga paps.
Doon po tayo sa harapan, ito po yung kanyang coolant system. Ito po yung coolant, ito. Yan, yung coolant po niyan mga paps, makikita po natin. Yung maximum level po niya is 0.15 liters. Yung kanyang maximum level. Kaya makikita po natin dito sa baba. Dito makikita mo yung baba dito sa baba. Sa baba po ito yung kanyang ayan yung kanyang kulad. Kaya makikita po natin diyan mga paps yung kanyang kulad. Na dito po nilalagay po yung kulad, yung maximum niya po ay 0.15 liters. At yung radiator include approach po ito yung kanyang. Ito po yung kanyang radiator. Yan, ito po yung kanyang radiator na makikita po ninyo. Na yan po yung automatic po siya mga paps. Yung coolant, yung pinaka-coolant, ito pumunta po siya sa taas. Ngayon pagka mainit na po yung makina, automatic po yan na nagpa-pan. Pagka nimbawa, na-experience ko po mga paps, nag-stop po ako sa rides at naka-on pa yung pinaka-susi ko, nag-automatic po siya na nagkukulan. Umiikot po yung kanyang, ito may blower, pakita mo ito sa may, yan yan. Ito yung blower niya, yung nasa likod. Yan, makikita nyo po dyan mga paps, ito yung kanyang blower. Yan, ayan, yan, kitang-kita po dyan mga paps, yung kanyang blower. Yan yung blower po niya mga paps. Yan, ito po yung kanyang blower. Nag-automatic po yan, nag-automatic po siya na umiikot pagka mainit na po yung kanyang engine. Kaya yan mga paps, yung konting kaalaman po natin. Kaya patuloy po tayo sa kanya naman po mga paps. Doon naman tayo sa fuel. Ay, dito naman to yung fuel po niya mga paps. Yan, makikita mo, tutok po natin yung fuel. Tulad po ng nakita po natin yung fuel. Ang recommended po sa fuel po mga paps, depende po sa gusto po ninyo na gamitin. Pero nakalagay po dito sa ating, sinabi po sa ating manual ay unleaded gasoline only. Octane number po ng 90. Kaya ang pinaka fuel tank po nito mga paps, yung pinaka capacity po ng fuel tank capacity ay 10 liters po. At yung kanyang reserve po amount of 2.2 liters. Kaya mga paps, maganda po yung ito, bubuksan po natin ito. Yan, makikita po natin, tingnan po natin sa engine. Yan po yung kanyang fuel. Yan po, maganda po siya. Yan, lock po natin siya. Yan, meron po siyang lock at meron po siyang takip. Kaya makikita po natin, saka magagandahan po dyan mga paps, ang pinaka-reserve po ng fuel, 2.2 liters. Kaya ibig sabihin yung 2.2 liters, mahaba pa yung tatakbuhin nyo pagka limbawa na malayo-layo pa yung gasolinahan. Makakatakbo pa kayo sa talagang malapit na gasolinahan. Kasi ang yung pinaka fuel capacity po ninyo mga paps ay 10 liters. Ngayon yung fuel reserve niya po, yung pinaka reserve niya ay 2.2. 2 litro at 2.2 liters na sinasabi po yung kanyang reserve. Saka maganda po ito mga paps. Yung dito naman tayo sa fuel injection niya po. Yung fuel injection naman ito mga paps, ito naman yung throttle body, yung pinaka throttle body ID na po ay BK6100. Throttle body po. Yung fuel injection po nito mga paps, kung titignan po natin sa baba, yan po ito po naman yan, yung fuel injection po nyan ay throttle na po siya mga paps. Kumbaga naka throttle fuel injection po siya. Kung titignan po natin dyan sa ating cable, ito yung fuel injection po niya ay naka-throttle. Yan, yung pinaka-fuel injection po niyan mga paps. Yan, naka-throttle po siya. Yan, throttle yung fuel injection niya, throttle body na po siya. Kanyang pag-consumption po ng yung gasolinahan po, gasoline na unleaded. Dito naman tayo mga balit sa drivetrain o yung gear ratio po tayo. Dito po tayo sa kabila. Titignan po natin yung gear ratio. Yan mga paps, makikita po ninyo. Ito po yung gear ratio po. Yung pinaka gear ratio niya mga paps ay yung first. Ito po yung pinaka gear po nito mga paps. 1 down and 5 up. Kaya ibig sabihin 6 na po yung kanyang gear ratio. Kumbaga yung first na cambio po niya ay 2.833 o 34 by 1 by 12.
Yan yung first year po niya, mga pap, na yung pinakakaya niya pong isagad. Yung second naman na cambio niya po, mga paps, 1.875 or 3 by 16. Ayan yung kanyang second. Yung third year po niya naman, mga paps, 1.364 or 33 by 22. Yan yung kanyang third year o yung pangatlong cambio. Yung kanyang pangapat po naman na cambio, mga paps, ay 1.364 or 30 by 22. Yan yung kanyang pangatlo. Yung pangapat po, mga paps, ito na po yung pangapat, yung 1.143 24 by 21. Yung panglimang cambio naman po niya, 0.957 22 by 23. Yung sixta po, yung tinatawag na sixta, ang kagandahan dito, mga paps, sixta na po yung kanyang cambio, 6. Yung kanyang drivetrain naman, ang gear ratio po niya ng sixta, 0.840 21 by 25. Kaya yung aking XXR155, mga paps, yung nasubukan ko pong sagad po nito, baga hindi ko pa na masyado sinagad, yung pinaka sixta po, tinakbo ko po ay 120 kilometers per hour. Yung pa lang yung sagad po na ginamit ko dito sa aking XXR155 120 kilometers per hour, yung pa lang yung sagad na ginawa ko. Kasi bago pa lang to, mga paps, isang buwan pa lang, kaya hindi ko pa masyadong sinasagad yung takbo. Dito naman tayo, mga paps, dito sa front tires. Kaya dito naman po tayo sa front tires po niya, mga paps. Makikita po natin dito. Yan, yung pinaka front tires po niya. Yan, medyo matagal na po yung ating pagbibideo. Yan, yung pinaka front tires po naman niya ay tubeless po ito, mga paps. Tubeless. Baka kung makikita po ninyo, tubeless po yung type po ng yan, tubeless po siya. Yan, baka tubeless po yung kanyang front tire na 110 by 70 po to, 110 by 70 by 17. Yan, 54 po siya. Yan, makikita po natin, mga paps. Yan, yan, tubeless po siya. Yan, makikita po natin yung yung pinaka front tires na gulong, yung pinakaharapan po. Dito naman tayo sa rear tires, sa likod po tayo, mga paps. Makikita po natin dito. Yan, yung pinaka rear tires po niya ay sa likod po, 140 by 70 by 17. Yan, makikita po natin yung pinaka rear tires, tubeless po rin siya. Na kung tinignan po natin sa ating video, susukatin po natin yan sa aking kamay, parang isang dangkal po yan. Ayan, parang kala, ayan, pagka datangkalin po natin dito, ayan, hindi po siya masyadong one, baga parang, oh, ayan. Ayan, pagka dinanggal po niya, malaki po yung tires po sa likod. Na talagang magandang maganda po ito pagka kayo po ay nagbabanking sa daan. Kaya ayan po yung mga paps, ikakat po natin na muna yung mga itong video nito. Ay, pagpapatuloy naman natin ngayon sa susunod yung kanyang loading capacity, yung maximum. Yung ibig sabihin, yung loading po niya, yung makarga, kung gaano ba kabigat yung pwede nating ikarga.